Okay. Laki. Lithuanian naman si babae. Sa sobrang ganda ni girlfriend, para na raw siyang naka-jackpot sa loto. Mula man sa magkabilang panig ng mundo, napaglapit naman ang kanilang mga puso. Ang video na ito ng kanilang unang pagkikita ng personal sa airport umabot na sa higit 1.6 million views sa YouTube. Umani rin ito ng iba't ibang reaksyon. May mga natuwa, pero mayroong ding mga nainggit at nang bash. Pero bago pala nakilala ni Eugene si Vika, katakot-takot na pambabasted ang na-experience niya mula sa mga babaeng nagugustuhan niya. Sabi nila, pangit daw ako. Minsan may nagsabi pa, mukha daw akong kabayo. Feeling ni Eugene, wala na talagang magkakagusto sa kanya. Pag nagpaparamdam na ako, nagpaparamdam na rin sila na ayaw nila. Hanggang sa na-depress. Dumadating yung time na tuwing gabi, umiiyak ako. Sa lahat ng ito, ang kanyang pamilya ang naging karamay. Huwag ka masiraan ng loob. Pagdating ng oras, tinan mo, may ibibigay sa iyo si Lord ng mas higit pa. Kung wala raw nagkakagusto sa kanyang Pinay, naisip niyang hanapin na lang kung saan nagtatago ang pupusuan niya online. Nag-i-scroll ako sa Messenger. Nakita ko, sabi ko lang, may foreigner dito. Sinubukan kong maghanap sa friends niya. Yun, doon ko nakilala si ano, si Vika. Kaya lang yung Facebook niya, parang hindi active. Sabi ko, baka mamaya may ano to, may Instagram. Nagsimula sa hi at hello sa Instagram hanggang sa nagkapalagayan ng loob. When we started to chat with him, I thought like, oh, he's so funny and so kind. Nung nakilala ko siya, kakahiwalay lang po ng magulang niya. Kaya po nung time na yun, parang ang lungkot niya. Sakto yung pagdating ko, lagi naman ako nandun sa kanya kapag kailangan niya ng kausap. Hindi nagsasawa sa pakikinig at pagbibigay ng advice si Eugene kay Vika. After 1 month, May 16, 2017, naging officially in a relationship ang dalawa. Parang nag-I love you ako sa kanya. Tapos siya, nag-I love you siya sa akin. Tapos nagulat ako, sabi, ano, tag dito, ba't nag-I love you ka sa akin? Sabi, ibig sabihin ba niyan tayo na? Sabi, ganun. Tapos sabi niya, oo, da. He's, like, a religious guy and that he's, like, a family person. That's what I really love from him. Naging inspirasyon ni Eugene si Vika, ang Lithuanian girlfriend, ang kanyang lucky charm nang makapasa siya sa Electronic and Communications Engineering Board exam. Naayos naman ni Vika ang relasyon niya sa nanay at mga kapatid. Nagustuhan din po ako ng nanay niya kasi bago pa man maging kami, nakikita na ng nanay niya nung may problema sila, nagiging masaya siya habang kausap po ako. Tapos may napapansin yung paunti-unting pagbabago. Hi, Victoria! September 1, 2017, 1 year na ang kanilang long-distance relationship. Ito na rin ang pinakahihintay na oras ni Eugene. Excited na makita si Vika ng personal. Matyagang nag-abang sa airport sa pagdating ng kanyang banyagang girlfriend. At nang makita na nga si Vika, nung nakita ko po siya, sabi ko, ala, ang ganda kasi. When in person I saw him, the first thing that came up to me is like, wow, he's so handsome. Inawakan ko po talaga bigla yung kamay niya, naglakad po kami. Tapos nung pag-uwi po namin, sabi niya nagulat daw siya nung hinawakan ko daw yung kamay niya. Sabi kasi gustong gusto niya daw yun, di niya raw akalain na gagawin ko daw yun. Masaya-masaya daw siya nung hinawakan ko daw. Sa bahay ng magulang ni Eugene sa Antipolo City, tumira si Vika. At home si Vika. Tinuruan siya ni Eugene na magkamay sa pagkain. Wow, sweet as you are. Yun
hindi siya maarte. Kung ano ipakain namin, kakainin niya. Kapagkatapos po namin kumain, siya na po yung mismo siya na po magugas. Kasi yun po yung kinasanayan niya sa kanila. Bikang, gusto niya lagi katabi yung aking pamangkay, lagi nakapulupot yun. Sa kanilang pamamasyal, marami pa rin daw ang nagtataas ng kilay sa tuwing nakikita silang holding hands. Yun nga po, nakakarinig po ako ng hindi rin maganda. Kahit pangit ka, may pag-asa ka na. Di basta-basta bata ang apo ko. Tapos siya ng pag-aaral. Wala siyang bisyo. Kaya sa mga busers, huwag tayong maging judgmental. To the rescue naman siyempre si Vika kay Eugene sa mga basher sa social media. Masaya ako kasi pinagtatanggol niya ako. Paulit-ulit niya sinasabi sa akin na guwapo daw ako. Naniniwala na rin ako sa kanya. Magkaiba man ang kanilang relihiyon, Roman Catholic si Eugene, si Vika naman ay Jewish Odio. Hindi naman daw ito problema dahil may respeto at pagmamahal sila sa isa't isa. He introduced me to Jesus and like, because I have a different religion and he made me believe to him and it's like, and my life just became very different after that. Lucky because it's very hard and rare to find a guy like him. He's just a nice guy. Sa ngayon, nakabalik na sa kanyang bansa si Vika. Kaya balik sa video call ang kanilang komunikasyon. What Tagalog words do you remember? Mahal kita, Pogi Eugene. Mahal din kita, Vika Chika. Kung sa tingin ng iba, naswerte si Eugene kay Vika. Naswerte rin yung babae sa pinsan nila. Kasi masikap siya, malapit siya sa Diyos. Kaya kahit na LDR o long distance relationship, sisikapin daw nila itong mag-work para may happily ever after ang love story na ito. Bye.